Kailangan mo ba mag-renew ng iyong training certificate? At kailangan mo mag-training ng refresher training course? At dahil nga ngayon ay new normal at pandemic, isang application ang biglang sumikat na sa karamihan ngayon ay ginagamit para sa mga online class at online trainings. Narinig mo na ba ang Zoom application? Alam mo na ba kung paano ito gamitin? At kung hindi pa, ay nasa tamang channel ka dahil ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Zoom application, ano mga features nito at kung paano ito gamitin. Kaya stay tuned ka lang po. At kung bago ka lamang po sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa lahat ng tutorials at videos na aking i-upload. Hello po mga sir, start na po tayo ng ating tutorial. Ngayon po ay kung paano po gamitin at kung ano nga po ang Zoom application na aking sinasabi. So para po sa kaalaman ng iba at sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Zoom application po ngayon ay ang pinaka-popular na application na ginagamit as an alternative way of learning dahil nga po ito ay ginagamit sa online class at sa mga online training. Ito nga po ay ginagamit ngayon dahil nga po sa pandemic at wala po tayong face-to-face learning na ginagawa. Ito po yung ginagamit sa mga nag-online class. So ngayon, sa mga hindi po nakakalam kung paano ito gamitin, ituturo ko po sa inyo paano ito gamitin at paano ito i-download. Applicable po ito sa Android phone, sa ating mga mobile phones, and sa ating PC or laptop. So ang gagawin nyo lamang po ay para po ito ay ma-download, punta po kayo sa inyong Google Chrome and type nyo lamang po yung Zoom app. And then lalabas na po dyan, Download Center or Zoom app. And ito po, Download Center Zoom. So ito po ay da-download natin sa ating mga cellphone at mga laptop. So yan, click nyo lamang po itong download. And pag dinownload mo yan, mabilis lamang po yan, depende po sa internet connection niya, pero maliit lamang po yan, 14.4 MB lang po yan. So, once na-download niyo na po, pupunta po kayo doon, i-install na po yun sa download. Ngayon po ay na-install na natin at meron na po ako, i-open po natin yung Zoom app. So, ito po. Na-open na po natin yung ating Zoom app. So, ito po yung page niya. So, yan. Kapag gusto nyo po mag-sign in, enter nyo email and then password and keep me sign in. Or, pwede po kayo sign in with Google or sign in with Facebook. So, and also sign in with SSO. So, nasa sign nyo po yun kung anong gagamitin nyo. Para sa akin, gamitin po itong sign in with Google. So, yan po. Pagka-click nyo po yung sign in with Google, lalabas po ito. Zoom should launch in a few seconds. If not, please click button below. So, launch Zoom. So, click nyo lamang po yung Launch Zoom and then open Zoom meeting. Ayan. Ito na po. Ito na po yung ating magiging profile. So ngayon, ituturo ko po kayo dito. So ito po yung ating pinaka-profile sa ating Google. And then, ito yung new meeting kapag gagawa kayo ng meeting nyo. Join meeting kapag kayo po ay mag-join. At ito po yung pag-share ng screen kapag kayo po yung pinaka-training instructor at gusto nyo i-share yung inyong screen ngayon po, dyan po at schedule. So ngayon, ito yung chat. Makikita po yung chat dyan, meeting schedule, meeting ID nandyan, and contacts. So yan. So ito po, sa settings, makikita po natin dyan sa general, yung mga standard settings nya. Yan, makikita nyo dyan. Automatic po yan, magano kapag na-install nyo po. And video, kung ano yung camera ang gagamitin, yan. Face na po yan, kanina po mag-set nyan. And then, audio, yung makikita po dyan. Automatic niya po hanapin yung audio ng iyong laptop o yung iyong cellphone o mobile phone. So, pwede nyo i-test yung speaker nyo and test yung mic nyo. Yan, makikita yun. Nandyan lamang po. Once na-install niya po, automatic na po yan. So, yan. Chat settings, background.
sa background po, kung gusto niyo palitan ng virtual background, pili lamang po kayo dito. And then recording and profile, yan, nandyan po kung gusto niyo palitan yung profile niyo. Statistics, yan po, nandyan. Keyboard shortcuts and accessibility. Paano po mag-create ng meeting? So, kung kayo po yung host, so, ito po yung new meeting ang i-click nyo. Then, yan po. Connecting. And then, may tatanong dyan. Join with computer audio, test speaker, and microphone. So, join with computer audio. Automatic niya. So, you are using the computer audio. So, yan. So, yung mga features po. Pwede nyo mute. Pwede nyo stop video. Yan. Kung makikita yung profile nyo lamang dyan. And then, dito po makikita yung participants. Kung ilan kayo dyan na participants. And then, chat. Ito po, magpapapap yung chat. Makikita po dito yung chat. Share screen. Kung gusto nyo po yung share yung inyong screen. Kung nyari ay kayo po ay nagkagawa po ng PowerPoint at gusto nyo po ipakita sa mga estudyante nyo. So, click nyo lamang po yung inyong shares. Click. Ito lamang po. Click lang yung share and masishare na po yan. Andyan na po yan. So, makikita na po yan ng mga estudyante nyo. So, yaman po. And then, kung tapos nyo na po, ayaw nyo na po i-share screen yan, stop share screen po. So, nasusundan po natin. So, yan po. And then, record, which is now recording. Ngayari, ikaw yung host. Pwede mo siya i-record. Ngayari, makikita nyo po dyan kung sino yung natutulog at yung mga hindi po nakikinig sa inyong tinuturo. So, yan lamang po. So, pwede po yung stop recording. Yan. And then, yung mga reactions. So, dito po sa reactions, clap, thumbs up, yan, makikita po dyan, and raise hand. So, nangyari, kayo po yung host, para po maka-join yung inyong mga participants. So, punta lamang po kayo dito sa participants, and invite. Pag once po, na-click yung invite, mag-generate po dyan ng copy invite link, copy invitation. At dito po yung meeting passcode. So, yan. Yan yung meeting passcode. Para po maka-join sila. So, copy. I-click nyo lang po yung copy invitation. Na-click nyo na yan. Invitation has been copied to clipboard. And then po, pwede nyo na po i-send yan sa mga inyong mga estudyante. So, pwede po yan sa messenger or sa mga email. Pwede po yan i-share. Pero, make sure na po, ang ma-share nyo po ay yung mga estudyante lamang po. Yung sa doon po sa class na yon. So, sila lamang po ang makakapasok doon. I-leave meeting. Paano naman po ang pag-join? Kung ikaw ay estudyante naman po, ikaw ay trainee, click nyo lamang po yung join. Nandito po, yung meeting ID po. So, kung ano po yung sinend sa inyo na meeting ID ng inyong instructor or ng inyong trainee or sa mga na-receive nyo po sa email, yun po yung lalagay nyo dito. And then po, tatype nyo po yung name dyan and then click lamang po yung join. Napakadali lang po gamitin ang Zoom application. So, I hope po ay sana meron po kayong natutunan sa ating tutorial. And kung meron po kayong katanungan, suggestions, don't hesitate po to comment below. And I hope po makatulong po ito, lalo-lalo na po sa mga yung hindi pa po nakaka-try ng itong Zoom application. So, yan po. Sana po itong tutorial na to ay makatulong po sa inyo. And please support my channel po. And sa lahat po ng hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe lamang po kayo. And sa mga nag-subscribe na po, maraming salamat po sa inyong suporta. And God bless po sa inyo lahat. Thank you.